Hi everyone, it is me again, the Global Palawenyo Architect, Architect Jefferson Bulan. In this video, we are going to talk about the secrets on how to become the top one in your thesis. Baka sabihin naman ng iba, hindi ko ina-apply sa sarili ko. Well, last 2015, nung ako ay nagtitesis pa, ako po ay top 1 sa batch namin sa aming thesis. And my project was Puerto Princesa Business and Entertainment Complex. Kinocompose yun ng mga nightclubs, ng mga resto bars, and other recreational facilities like billiard hall, bowling alley, and so on and so forth. Meron ding mga KTV areas, meron ding shopping centers, etc. etc. At ang malupit sa video na to, ituturo ko sa inyo ang mga secrets na ginamit ko kung paano ako naging top 1 sa thesis. Well, hopefully, kayo rin. So, unang secret na isishare ko sa inyo. Unang-una, i-mindset ninyo sa sarili ninyo na hindi kayo nag-iisa sa paggawa ng thesis. Kahit sabihin pang individual thesis ang meron kayo sa architecture subject or architecture course, isipin ninyo na hindi kayo nag-iisa. Meron kayong mga katulong. Unang-una, the lower years. Check! Pangalawa, ang inyong higher years. Yes, pangalawa yon. At ang pangatlo, ang inyong mga relatives. Pag sama-samahin ninyong lahat yan, hindi ka na nag-iisa. Marami na kayo. So yun ang ating technique. Yun na nga, di ba? Lower year ka pa lang, hakutin mo na yung mga mas lower years sa'yo na, "Uy, tol, Brad, kapag nag-thesis na ako, kukunin kita ha, tagagawa ng puno, tagagawa ng mga tao-tao sa miniature ko." So, aside from that, you can also tap your relatives. And other than that, your family and your friends, yung mga pinakatropa mo, patulungin mo lahat. Lahat yan sila. And kung mayaman-yaman ka na estudyante, pwede mo silang bayaran, syempre, for commissioning na sa pagtulong sa'yo, pagtulong with bayad, para lang matapos ka on time. And because there are some institutions or there are some faculty na i-require ka na ganito kalaki dapat ang yung project, like 10 hectares, 5 hectares, and so forth. So, yun yung pinakaunang kalaban minsan ng mga estudyante. Sobrang laki ng project. Sobrang laki ng nire-require na project. Kumbaga, it's a complex. Hindi lang isang coffee shop, hindi lang isang office, hindi lang isang building ang iyong gagawin. So, like in our school in Palawan State University, the faculty at that time is giving a certain number of hectares or certain number of buildings kung gaano kalaki, or depende sa panel minsan eh, kung gaano kalaki ang i-require sa inyo. So, sa case namin, kailangan medyo malaki. And medyo kawawa ang estudyante kasi nga isa lang siya. So, first secret is hakutin ninyo lahat ng pwede nyong hakutin. Natutulong sa inyo. Tip number 2. Secret number 2. First year ka pa lang or mag-enroll ka pa lang ng architecture, mag-ipon ka na. Or tell it ahead of time sa inyong parents or sa inyong guardians na, "Ma, pa, kailangan ko po ng ganitong certain of money." Like, sabihin natin nga abot ng mga 30,000 to 50,000 ang pag-compose ng thesis. Sinasabi ko agad yan sa mga first year students ko ngayon na as much as possible, kung kaya nyo nang mag-ipon or magtabi para sa inyong thesis, kung talagang desidido kayong makapagtapos ng architecture, gawin nyo na. Mag-ipon na kayo dahil isa yan sa mga kalaban ng mga architecture students pagdating sa thesis. Ang budget, financial crisis. Darating at darating kayo sa puntong yan na tipong hindi na kayo mapadalhan or kulang talaga ang budget, ng family budget ninyo. So, as much as you can, mag-ipon ka na habang maaga pa. Yun ang isa sa mga sikreto dahil kalaban ninyo ang financial matters.
marami kang gagastusan. Unang-una dyan is yung miniature, yung printing, depende kung ang inyong presentation is to be printed or manual. Either of the two, talagang magastos kasi kahit manual drawing, maraming sheets kang i-manual drawing. Maraming boards yan, hindi lang naman isa, dalawa, tatlong boards. Minsan umabot ng 20 to 30 boards para lang makapag-present ng iyong project. Depende kung gaano ka-complex ang iyong project. And next is also yung kahit yung isusuot mo, kailangan presentable ka, kung gaano kamahal yung coat, gaano kamahal yung mga pants na kailangan mo, yung slacks, kailangan pagandaan mo yan kasi minsan wala ka namang ganun sa bahay. Secret number 3 is, huwag kang pa-jologs-jologs. First year ka pa lang, matuto ka ng manamit. Matuto ka ng paano pumili ng corporate attire. Ang tamang corporate attire. Tamang corporate attire. Yes. Dahil yung iba, nag-defense, naka-pink na coat, naka-orange na coat. Ano kasi, Kuya Germs? Hindi pwede yun. So, kailangan presentable ka. Even your face, even your... Especially sa girls, kailangan you have the pleasing personality. Para kang nag-a-apply sa isang mamahaling firm, sa isang prestige na firm na kailangan makuha ka sa unang interview mo pa lang. Ganun dapat manamit sa mga final thesis, sa mga final deliberations. Hindi yung iba medyo lousy. Kasi doon mo hugutin yung iyong self-confidence sa iyong pananamit, sa iyong aura. Yung tipong kapag nakita ka ng iyong panel, suot pa lang or first impression pa lang, alam na nila na may ibubuga ka kumpara sa mga kaklase mo na tamang suot lang ng t-shirt sa loob, tamang may masuot lang na coat na maluag. So, as much as you can, nasa prestigious ka mang paaralan o hindi, gawin mo lahat ng mga kaya mo para maging presentable ka sa iyong defense. And it's a must. Yung iba nga, nagpapamakeup pa sa salon bago sila pumunta sa kanilang final deliberation. Oh my God! Pero as a future architect, as an aspiring one, kailangan marunong kang manamit, marunong kang mag-ayos ng sarili mo, you know how to handle yourself for you to give the best self-confidence that you can give to yourself. Next is, listen to your advisor. Makinig ka sa advisor mo. Kaya nga kinuha mo siyang advisor is para malaman mo kung ano ang tama at mali. Pero there are also some advisors na talagang medyo diktador na kailangan ganitong gawin mo, ganyang gawin mo. So, ang technique doon is listen to your advisor but lumapit ka sa iba pang mentors. Yes, makakatulong yun dahil hindi lang naman iisa ang pwede mong lapitan. Hindi ka naman nire-restrict sa isang advisor. Yes, tama yun. Pwede kang lumapit sa ibang mentors, hingi ng kanilang opinion, hingi ng kanilang mga suhestyon sa iyong proyekto para mas mapaganda mo pa. Secret number 5. Huwag kang mahihiyang magtanong. Kanino? Hindi lang sa iyong advisor, kundi sa iyong previous panels. Yes! Mababait ang mga panel, huwag kayong mag-alala. Gustong-gusto ng mga arkitekto na pinapakinggan ang kanilang opinion, ang kanilang suhestyon, dahil masarap sa feeling. Right after your deliberation, hindi pa sa final defense ha, sa mga lower defense mo pa lang, lapitan mo ang iyong panel. Tanungin mo kung, sir, ma'am, architect, ano po ba ang mga pwede ko pang ma-arrange, ma-fix at mapaganda sa aking project. Sa ganong paraan, alam mo kung ano ang pulso ng iyong panel. Mahalaga yon lalong-lalo na sa mga schools na hindi nag-iiba ang panel. That is the first set of my secrets kung paano ko na-attain o paano ko nakuha ang top 1. Pero I'm very lucky because I know sa batch namin at that time, napakaraming magagaling. And I know there are some students sa batch ko na they also deserve to be on the top. Nagkataon lang na meron akong miniature at that time because
we have an option if you want to make an if you want to make your own miniature or not. So nakipagsapalaran ako. I took the risk na gumawa ng miniature kahit gahol sa oras, kahit alam kong magastos, because I think it will be an edge for a student to have his own miniature. And I was lucky by then dahil I was right. I am the only one who made a miniature. So, thank God. And aside from that, I would also like to take this opportunity to thank those people na tumulong sa akin before. And always remember, wag na wag niyong kakalimutang magpasalamat sa mga taong tumulong sa inyo para makagraduate kayo at para matapos ang inyong mga thesis. By then, magkikita-kita naman kayo sa UAP chapter ninyo na pareho na kayong arkitekto. And masarap sa feeling yun dahil doon naman kayo lahat papunta sa pagiging arkitekto. So everyone, again, this is the Global Palawenyo Architect. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe to my channel, The Global Palawenyo Architect. And please like my videos, share, mag-comment, at kung ano-ano pa. Thank you so much. Again, this is Architect Jefferson Bulan. Bye-bye.